Tungkol sa... Anong bagay? Wala kang pakialam. Papapasukin mo ba kami o hindi? Apuradong totoo itong mahal ko. Talaga? Kaming mahihirap ay handang lumaban sapagkat nais kaming tirisin ang ganit mong amo. Napakarami yata ninyo. Magagalit sa akin si Don Basilio. Ako na lang ang patuloyin mo. Akong bahala magkipagtus kay Don Basilio. Sino ba ito? Ano ibig mong mangyari? Pagbigyan kayo at ako naman ang mawalan? Ang tao hindi lamang sa salapi na bubuhay itong Basilio, kundi sa salitang nanggagaling sa Panginoon Diyos. Hoy, matanda ka. Hindi ko kinakailangan ang sermon mo. Ang kailangan ko ay ang lupa ko. Kaya ngayon din lumayas kayo sa lupay ko. At tapos ang kwento. Lumayas ka! Ano ba hinihintay mo? Lumayas na kayo! Marami pa akong gawain! Napiliyong, sa nangyari ito, lalo lamang silang mahihirapan ng pagpapalis sa atin. Sapagkat, natitya kung siyang may gawa ng pangyayari. Yung truck na ginamit sa pagdurog ng mga bahay. Yung, itinatanggi ni Don Basilio ang kaugnayan niya sa pagkamatay ng aking asawa. Ang tsuper at ang truck na ginamit sa krimen ay naglahong parang bula. Anong katibayan ang ilalahat natin? Hindi pa ninyo nalalaman na kumuha magitan ng may kapangyarihan sa usaping ito. Ay mabubuksan pa rin kalagayan natin sa lupay ito ni Don Basilio. Napakapahit isipin mga kasama. Ngunit,
Ang batas ay nasa panig niya. Ang pinagtulog lamang ng aking puso ay hindi lamang ang aking kaabiyahan, kundi ang aking anak ng si Saldo. Ang kinamatayan ng kanyang inanak ay hindi man lamang niya nakausap. Saldo! 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 Anong nangyari at maraming tao? Sino namatay? Sino itay? Saldo! Hindi mo nalalaman. Nakakala namin ay nalimot mo na kami ng iyong inay. Itay, kung nawala man ako ay dahil din sa inyo, sinikap po makaibo na sa labi upang magpagawa tayo ng bahay. Bigyan ko ito din ako ni inay. Ngunit hindi mo alam. Nasa labing na ipong ko pala eh, gagastusin ko lamang sa labing ni inay. Matanda na ako, Saldo. At ang kaabihan natin ito eh, tataglayin ko na hanggang sa aking kamatayan. Walang kasalanan ng iyong ina. Subalit siya nagdosa. Bakit? Sapagkat tayo'y mahirap. Walang may pagkakalob na kapangyarihan ng katarungan. Sapagkat sa panahon ngayon, ang katarungan ay at tatabunan ng salapi. Huwag kang mag-alala, Tay. Kahit walang katarungan, ay pag-iganti ko si Inay. Hindi ba rin mawala ng paraan. Ay, may isang bilinista, no? Sinigawan nga siya. Sabi nga nung mga taong nanonood, tama na yan! Sabi nung bilinista, ito panayagap po na mga tayo na mga tayo. Hindi matatapos eh, kaya niya. Ito muna! Ops! Ba, senyorita, di kayo? Hindi namin nakalain dadating kayo eh. Sinurpresan niyo kami yung nagaling. Talagang bibigyan ko ng surprise ng papa kung kayo maingay, ha? At saka yung mga maleta kukunin niyo sa likod. Bayaran yung taxi, oh. Asan ang papa? Eh, ando nung sa library at pangusap si Bert. Ah, sige, ha? Mamaya na, ha? Nora! Oh, hello! Ano na ba itong batang ito, ah?
Akala ko ba inyo sa linggo pa dating? Sinasaksan lang na natin gawain sa kolegyo, Papa. Kasi hindi mo ako dinadaanan kung pinasabit nga ako sa iyo, eh. Papa naman, tama na lang yan. Ako na muna kasi kasuli mo, pwede ba? Oo. Oh, asya nga naman pala. Maalala ko pala. Natatandaan pa ba ito si Bert? Mahal ko ba siya makalimutan? Ang bigote niya, ganyang trademark, di ba? Salamat naman kung bayan. Lalang gumaganda ng iyong anak ng Basilio. Ako, tama ka na nga dyan. Papa, papalit mo lang sa ita, sa kayo maliligo. Hmm. At mamaya, ipagluluto kita ng paborito mong pagkain, ha? Upo ka ang bandas mo, mag-ahit ka naman. Talaga itong anak ko, kung hihira. Bert? Bert? Kung mwela ba ako at makapagalito? Achay! Nilulusog kami ng mga squatters dito, kaya takot-takot kami lumabas sa bahay. O, bakit naman? Eh, mangyari ho, eh, pinlalayas na papanin yung mga squatters. At tatayo ang daw po ng subdivision yun. Eh, ayaw silang umalis, kaya may katuyo ng papanin, hindi ho ba? Biro nyo nga naman malaking salapi ang akatsya inyo kung may pagbibili ng mahalang mga lote roon. Kita naman dito na yung mga pobre, di kawawa naman sila. Eh, yun nga ho ang dinaramdam ko dahil sa meron din naman akong mga kamag-anak doon. Ano kaya tapos itong ginagawa ng babae? At hindi ho lamang yan. Meron pa rin namatay ng matandang babae. Ha? Oo. At ang balita ko, meron pang anak na binata yun. Eh kung narito yung senyorita, di malaking gera, hindi ho ba? Ay, senyorita! Ano ba maliligo kayo? Mamaya na ako maliligo. Papa Nora, ano ang may maliligo ba? Mamaya na ba? Kaya ba't na mapawag ng sarili na? Bert, mamaya na tayo mag-usap. Opo. Papa lang na ba? Ano yun? Tungkol sa mga nangyayari dito, Papa. Totoo bang pinalalayas mo mga squatter? At mayroon pa daw isang babae na matay? Mabilis ang balitang nakarating sa'yo, Nora. At sino naman kayang may makatimbibig ang nagsabi sa'yo ng mga kaugulong yan? Hindi mo pa ako sinasagot sa tinatanong ko sa'yo, Papa. Bata ka pa iha upang guluhin mo ang isip mo sa bagay na yan. Ipagbayan mo na sa akin ang lahat. Hindi, Papa. Ako'y anak mo at dapat mo akong pagtapatan. Kung makasisi siya ang katotohanan, ay oo. Pinalalayas ko sila sapagkat sawan-sawan na ako sa pagbibigay sa kanila. Ngunit, bakit? Nagbabayad naman sila. Bakit mo sila palisin? Nora, sa panahon ito, ang away walang buwang sa kabuhayan. Ganyan na bang palakad niyo sa buhay? Ang mahal nilang yung salapi kaysa sa inyong kapwa? Nora! Hindi mo ako naiintindihan. Ang lahat ng hindi ginagawa ko alang-alang sa'yo. Kung ganun, Papa, yama ako na rin lamang yung tagapagmana. Gusto kong ipagkalong mo sa akin ang aking mamanahin. Ang batang ito, anong ipinagmamadali mo? Talaga naman sa aking testamento eh. Nasa pangalan mo lahat ang ating kayamanan. Hindi ko naman kailangan natang yung kayamanan, Papa. Isang bagay lamang makasisiya sa akin. Kung ako'y mahal mo.
Alin yun? Ang lupaing kinasasakupan ng mga squatters. Dinaramdam kong magkaiba tayo ng ugali, Papa. Ngunit, anong aking gagawin sa aking salapi kung wala naman akong kapwa-tao? Pumili ka na ng iba. Huwag lamang yan. Bakit? Napakalaking bagay ba ang hiniling ko sa inyo? Hindi ba't yan ay isang maliit na bahagi lamang ng aking mamanahin? Hindi, maaari. Nahihibang ka ba? Isip-isipin mo ang sinabi mo, Papa, sapagkat kung ako'y mapapahiya, ang susunod kong kahilingan na ito, limutin mo na ako'y yung anak. Masamantarang ipatigil mo ang pagpapalaya sa mga squatters. Biglang-bigla yan ang gugubaro na ating mga plan. Huwag ka na magtatanong pa. Basta't yun din mo, iniutos ko sa iyo. Albert, ibig kong malaman mo na ito'y hindi ko kagustuhan. Ito'y kahilingan ng aking anak. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Pasasamba yan. Ako rin ang masusunod. Pagdating ng araw. Wisit naman itong lakad natin ito, oh. Di pa ba alis ang bigoteng yan dito? Amo ni Bonita yun. Siyempre, hindi natin pwedeng palayasin. Binobola pa ni Bonita yun para makwartahan ang gusto. Kaya naman. Bigyan mo na sa akin to. This earth is mine. Di ba, honey? Sorry na lamang sila. Talaga naman para sa'yo yan. Salamat kung ganun. Oy! Pero kayo daw, ha? Hindi bali mo sila lukohin na lukohin. Oras na mahuli kita kumakaliwa. Huh. Babariling kita. Tintindihan mo? Ako? Magbabari lang pa yata sila. Narinig mo? Pabayaan mo sila. Naiinis na nga ako, eh. Talaga bang hindi naalis ang bigote niya? Inip na ako. Bayan mo nga sila. Basta't mag-intay tayo. Uy, may dumarating. Hi, daan mo na. Uy! Naka-display naman ang mga bulaklak ng lupa, ha? Walang, Jo. Maling aso na naman ang pabangang 50 sentimos, ha? Ay, lumayas ka nga dyan, paraw! Darling ko naman, hindi naman biro. Oh, madaling-daling, nangingilkan lamang ko sa'yo. Uy, ayaw ka ba niyan? Bagay na bagay kayo, ha? Gatas at gabi. Pag nagkaanak kayo, tinsada. Ano ba ito? Bulaklak na pa ako? Talaga man, hindi mo ako titigilan. Ang ibig mo sabihin, ikitigilan ang pagpapalaya sa amin? Para samantala lang. Ikaw ba naman eh, kung nilalason mo na ba yung matandang yun, hindi, nasusunod na natin ang gusto natin. Hindi masyado apurado, hindi natin bibigla yan. Ah, malala ko nga pala. Birthday din na oras sa linggo ah. Kailangan nandun kami. Marami itong mga bigs at ibig dito? Marami. Hoy!
Nakikita kong ginagawa mo. Inaalis ko lang dumi sa palikat. Oh, napakasilosa mo naman. Hoy, mga likore! Manda kayo, ha? May lulusubit tayo sa Linggo. Saan? Birthday ng anak na dalaga ni Don Basilio. Si Bert ang bahala sa atin. Naku, maraming big shot na imbitado. Tipak na naman tayo. Ang ako, taong na ako. Oo, maniwala ka sa akin. Sama na sagat ang balitang yan. Yun, kinabunitang alembong. Kasi nandun si Bert kapon at kinumbida sila. Salamat, Boyet. Ito, resibo at kwarta. Pumunta ka sa Londres, ha? Kunin mo yung terno ko. At dadala ko sa birthday ng Nora Prentice na yan. Bakit lang ito dumali? Inuutosan na kami saldo, eh. Saldo? Ano yung binalita sa'yo ni Boyet? Tungkol sa Linggo. Alam mo, Sofia, makakapanik din ako sa bahay ni Don Basilio sapagkat birthday ng kanyang anak. Hindi ba mapanganib ang iniisip mong yan? Hindi, sapagkat wala namang makakakilala sa akin doon, eh. Ang kinatatakutan ko, Saldo, ay ang anak na dalaga ni Don Basilio. Maganda ata yun. Baka naman pag nakilala mo, eh, nakalimutan mo ng lahat ng mga balak mo. Yan ang hindi mangyayari. Habang buhay ang alaala ni Inay, ay hindi ko malilimot ang sinumpa mong pag-iganti. Bert! Bali ka rito! Ayaw kami pagpasokin eh! Masa ganun sila, Chay. Magkisita mo ito. Nakita mo na? Asawa ko ito, ha! Wala kami ng bahala sa aming sarili. Happy hunting. Oh, kayo, ano pang hinihintay niyo? Sige na. Sekat, may hinahanap pa ako. Ah, ayun, sekat. Good evening. Mukhang huli niya ka ako. Ako hindi, oh. Kaya lang ako nagdadating. Ay, kung gano'n eh, pwede na ako magpasok sapagkat hinihintay ako ni Nora. Eh, hindi na ako mag-aabala sa'yo. Get me? After all, nag-iisa na lamang sa buhay. Ang mabuti pa yung sa mga loko. Ikaw
birthday, Nora. Thank you. Good evening. Ang ganda pala na may kaarawan ngayong gabi. Maraming salamat. Sandali muna, ha? Diyan muna kayo, ha? Hindi ko yata alam na nagkita na tayo. Nagkita na tayo, Miss Ventes. Nung kasama ko ang aking kaibigan. Kaibigan? Oo, si Ray. Alam niyo, Ben, sakit siya. Pinadala niya ito sa akin upang ibigay ko sa inyo. Hindi siya makadalo rito. Maraming salamat. Asa nga pala. Happy birthday, Nora. Maraming salamat, Ginoo. Saldo Revilla. Ginoo Revilla. Mawalang galang na sa iyo, Ginoo. Ayos din, Nora. Halika muna sandali at hinaharap ko itong ambrosyo. Ginoong Revilla, aking papa. Sandali lamang, Ginoo. Halika na iyan. At para sabihin ko sa inyo, kung matatanggal ko lamang ang aking mga mata, kahit hindi ko na iwawalay sa inyo. Baka magbulag kayo. Uwi doon, dahil na iwanan sa inyo. Napakaganda ko na. Kaya huwag mo kasi sa gabi ito, ako'y maging alipin ang iyong maganda. Ganyan bang talaga ang paranan niyong magkaibigan sa mga bago niyong pagkilala? Ayun siyo! Ayun o! Asan? Ayun! Kasi yung si Damagan! Damya o! Nakabalata agad ang amo ko ah! Dekat, bagay na bagay sila, no? Bago. Bagay na bagay ba yung alangan na alangan nga? Alangan daw. Baka mo, makalimutan ni Sado ang lahat. Higpit ng yakapan nila, no? Kakasuya naman to. Nagsiselos ka yata eh. Kung binobojak mo. Eh, paano? Kung ano nung sinasabi mo? Pwede ba tayo magsaya muli? Nakapansin ko yata po na nga kung sinasaya ninyo. Eh, sinasama pa ng loob mo ko sa palimat. Hindi naman. Kaya lang, para bang talagang akong sadya ninyo? Huwag kang magtaka, Nora. Kung sakali bang dumalaw akong muli dito sa inyong taka, ay bubuksan mo ang pinto para sa akin. Basta namin pintuan sa sayo ng mga kaibigan, Mr. Rodriguez. Pwede ba sa mga kaya? Ika ko saan yung masubdivisyon namin. Di ayaw. Keso kawawa. Keso ko saan daw titira yung mga pobre. Talagang hindi tama yan. Dapat talagang policy niyang mga squatter na yan. Sapagkat nakakasira sila ng bisita dito sa inyong lugar. Yan ang sinasabi ko. Tinumuhali ka. Hindi ba napakalaki niyan? Akin lahat yan. Sayang. Sayang na sayang. Kung ako may-ari niyan daw, Basilio, hindi ako mag-aksaya ng panahon. Palalayasin ko yung mga patay gutom na yan. Yan nga ang gusto kong mangyari. Ikaw na nga makiusap kay Nora. At baka sakaling ikaw makahimok sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Ako ang bahala.
Kaya kita dinala rito. Ay meron akong magandang balita para sa iyo. Siya nga. Akalain mo. Para ko nang nakikita ang tagumpay ng aking pinapalang. Pinola-bola ko lamang yung si Don Basilio eh, kumagat-agat. Bilip na bilip sa akin yung matandang ganit na yun. Ano naman ang sinabi mo? Aba, ano pa ang sasabihin ko? Kunwari, umayon ako sa kanya tungkol sa pagpapalayas sa mga squatter. At nakalain mo, sa akin pa nakikiusap yung bopol na matandang yun. Nakumbinsihin ko raw si Nora sa kanya mga pinabalak. Kasi pala, itong si Nora eh, hindi niya gusto ang ginagawa ng kanyang ama. Maaari bang mamunga ng santo lang isang punong papaya? Ewan ko lamang. Pero sa akin palagay, ang mga kilos ni Nora ay magkaiba sila ng kanyang ama. Nahahabag ka ba kay Nora sapagkat pati siya ay nadadamay sa iyong pag-iiganti? Mahabag man ako sa kanya, eh ano magagawa ko? Ang kanyang amang may kasalanan. Kung sakali bang walang naging pagkakasala si Don Basilio, maging matimbang pa kaya sa'yo si Nora? Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Nag-aalala lamang ako. Si Nora ay parang isang langit na hindi ko kayang abutin. Hindi mo man siya kayang abutin ay ginagawa mong lahat ng paraan, hindi ba? Oo, ginagawa ko. Pero yan ay dalam sa akin pagiganting sinumpaan ko. Kaya? Ano ka ba naman, Sofia? Wala ka na bang tiwala sa akin? Para sa isang nagmamahal, Saldo, ay mapait isipin na may ibang kapiling ang iyong minamahal, lalo na kung siya ay maganda at mayaman. Sa mga bagay na yan, ay wala kang dapat alalahanin. Walang nagmeme-ari ng aking puso, kundi ikaw. Saldo. Ano yun? Naisip ko lamang. Kung kalimutan mo na ang lahat ng iyong mga balak at ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Ano ka ba, Sofia? Ano ba pinagsasabi mo? Umiling ka na ng iba, wag lamang yan. Huwag ka nang magalit. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Ikaw eh? Asa nga pala. O ito, mayroon akong dala rito. Ito eh, pasalubong ko sana sa nanay. Ngunit ibig ko, ikaw na magsuot ha. Ito eh, bilang tanda ng aking pagmamahal sa'yo. Salamat, sir. Galing bruha ka? Para nagpasyal lang ang tao eh. Nagagalit na kayo agad. Eh, sino ba ang may bigay sa inyo niyan? Ako. Ikaw? Anong kailangan mo? Sofia. Ayaw mong dalawin kita paminsan-minsan. Anong paminsan-minsan? Kaya pala kahit sa dilim, ay ibig mo ako pagsamantalahan. Pagsamantalahan? Sa dilim? Ako? Baka nagkakamali ka. Nagkakamali? Ay mo itong bakit? Siya rin itong inaalaala. Siya pang galit. Aling akang, huwag ko kayo mag-alala. Ako na ang bahala. Basta tatmalit mo, ha? Yeah. Stay tight, ha? Araglado ko. Iban muna kayong dalawa, ha? Oo. Ay, babae ka. Ayusin mo yung pagmumukha mo, ha? Kung hindi, paplansahin ko yung uso mo, ha? Alingakang. Ah, kaya nga pala. Hindi ba ito para kay Sofia? Oo. Ano? Sofia para sa'yo ito. Sige, ha? Basta Scotty Whiskey! Talagang matalas din naman pala ang pangamoy mo, no? Alam mo na ang pasi sa tiya ko. Sa isang nagmamahal, eh. Walang hagdan ng matarik at walang paraang hindi naiisip. Pwes, kung pag-ibig na naman ang uungkatin mo, talagang wala kang pag-asa.
Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na may nobyo na ako at hindi na ako maaaring maibig sa iba? Sino mo pala na yun? Maaaring mo makilala ko kung sino? Para ano pa? Di ba't sinabi ko na sa'yo na ako'y may nobyo na? Kaya tigilan mo na ang panliligaw mo sa'kin. Hindi, Sophia. Ako'y may paniniwalang kanin mang isusubo na lamang ay maaaring mahulog pa. Talagang matyaga ka rin pala, no? Para sabihin ko sa'yo ang totoo, malapit na akong ikasal. At ang kaning sinasabi mo ay nalulun ko na. Hindi ako maaaring maniwala. Habang hindi ka nakakasal, ay may pag-asa pa. Ikaw ang bahala. Basta nagsasabi lamang ako sa'yo ng totoo. Ngayon, maaari bang iwanan mo na ako? Pinagtataguyan mo na ba? Kung hindi masakit sa loob mo. Kung gaya magpapaalam na. Adios. Oh, ano pa hinihintay mo? Dadalaw ako muli, Sophia. At inasahan kong babaguhin mo pag-ugali mong yan. Tingnan natin. Basta ba may dala kang alak eh. Eh di libre kang labas-masok sa bahay na ito. Hoy! Nakalimutan mo ito! Na akong labis na makapiling ka at mapaglingkuran. Para bang ang bawat oras na magdaan ay parang mga taon na sa akin. At sa sandaling hindi kita mapapiling ay para bang nawawala ko sa aking sarili. Para bang may kulang ang lahat ng bagay. Nora, ikaw lamang ang kulang sa aking buhay. Sa mga ipinagtapat mo eh. Ang inalala ko yung aking ama. Oh, nagtagumpay ka sa akin. Ang lahat ay magiging kapikuan para sa kanya. Kung gayon eh, wala kang dapat alalahanin. Sapagkat nakausap mo na siya. At sa palagay ko eh, pumapayag na siyang ako'y kanya maging matugang. Kung sadyang mahalaga sa'yo ang aking pag-ibig, kahit nalalaman kong mangyari sa aking ama, ako'y magtatapat sa'yo. Pinakaibig na kita, Saldo. Nung pamanguna tayong magkita, pinipigil ko ang aking pag-ibig. Ngunit, wala akong magawa. Ikaw may hawak ng tagumpay. Mahal kita, Saldo. Sadyang mahal ka sa akin. Sige, wag na. Ba, wala yata si Dracula. Ewan ko ba? Sige, ha? Sige. Thank you.
Mahal, may nakakalang magpupunta ka. Paano si Sophie? Mayama siya! Mayama siya! Kanyang ginawa eh. Nalalaman ko. Kung meron siyang pagkakauna, walang dapat maningil kundi ako. E paano? Sasabihin ko ba kay Saldo? Wag. Unang-una si Saldo sa mga taong ayaw ko makaalam ng bagay na ito. Ipangako mo sa akin. Walang makakaalam mo eh. Nakikita ang mukha ni Don Basilio sa oras na hindi ako sumipot sa kasala. At alam mo, pinag-usapan namin eh, na magiging engrande ang aming kasalan. Kaya siguradong marami sa panauhin. Kawawa naman si Nora. Bakit hindi mo patutuhanin si Nora? Nagselis na naman siya. Hindi ako nagsiselos. Sinabi ko lamang sa'yo ang dapat mong gawin. Ay, nako. Eto na naman kami. Hindi ba sinabi ko sa'yo na tayong dalawang pangkakasal? Paparito sana ako kagabi. Pare-balita ako sa'yo lahat. Pero napigil ako eh. Saldo, huwag ka sanang mabibigla. Saldo kang palatrio, ah. Hindi kita iniibig. Lagi ko naman akong binibiro eh. Ngayon pang maliwanag na ang lahat. Hindi ako nagbibiro. Nanggaling dito si Bert at napag-isip-isip ko. Higit na ginhawa at kaligayahan ang naibibigay niya sa akin kaysa sa'yo. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin sa Aldo ay hindi pa huli upang tayo magkalimutan. Huwag mo sanang alisin sa akin ang karapatang mangarap sa karimasan. Sapagkat ako'y laki sa hirap at ako'y sabik sa iyo. Kung pagkakasala ko sa iyo, ay nalalaman ko walang mangyayari sa akin. Manlilimahit lamang ako sa pag-aaruga sa iyo at sa ating magiging anak. May papangako mo bang hindi tayo maghihika, Holmes? Ayoko na ng kahirapan. At lalo ngayon kung pakasal sa isang katulad mong wala rin. Te
kita, Cynthia. Isusumpa kita! Katotohanan na narinig mo, Saldo. Masakit na katotohanan. Bunga ng pag-ibig ng isang manalita. Hindi ka rin pala naiba sa karoon nito pag pinagkatilan. Mga katulad mo, nakapanditi. Nakapanditi! Kung may pagkakautan ako sa'yo, ay amanos na tayo. Nasingil na. Bakit? Ano nangyari sa inyo? Sinabi naman na ba? Darating ang araw at iibig ka rin, Boy. At kung sakaling umibig ka, ay tiyakin mo muna kung meron siyang karangalang may pagmamalaki at hindi ka tulad ko. Saldo, Nora. Siya yalang ang sa'yo. Naparito ka ba upang sirahan mo lamang ang taong wala sa harap mo? Hindi, Nora. Naparito ako upang magpahayag sa'yo ng pag-ibig. Minamahal kita, Nora. At hindi ako makapapayag na mapakasal ka sa iba. Wala ka sa'yo yung sarili, Brett. Ngayon ko lamang masasabing malinaw na malinaw ang aking pag-iisip. Hinihintay ko sanang mapansin mo ako, ngunit parang hindi mo ako pansin, kaya naglakas loob na ako na magpahayag sa'yo ng pag-ibig. Ngunit hindi kita maring ibigin sapagkat parang kapatid lamang ang tingin ko sa'yo. Pero hindi ako makakapahayag sa ganyang pagtingin lamang. Minamahal kita, Nora, at hindi ako liligaya hanggat hindi mo ako sinasagot. Anong sasagot ko sa'yo, Bert? Ano pa kung dang ibigin mo ako? Ngunit meron akong ibang sinagot, Bert. Si Saldo, hindi ba? Bueno. Kahit na siya sinagot mo, sa akin ka rin makakasal. Anong ilo mo sabihin, Bert? Minamahal kita, Nora. Bert! Bert! Matalala mo! Bert! Bert! Thank you.
mga taong yan eh. Dapat iligpit. Sado, kinaramdam ko lang dahil sa akin pati ikaw nasaktan. Hindi. Huwag na. Magpupuha ko na lang sa tawanan ng mama. Tayo na sa bahay. Kaya lagi nagpapaiwan si Bonita. Nabalitaan niyang may kinalulukuhan ang iba si Dwight, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Sayang, di pa ako nakadiscover sa kanya. Si Salo naman, ito naman. Eh, parang makajakpat naman ako. Inuman tayo. Sige na. Bakit ba kitagal-tagal hindi kita nakakita? Gabi-gabi nag-aabang ako. Pero hindi ka naman nagdaraan. Ha? Eh, marami akong ginagawa eh. Siguro naman eh, ngayon libre ka na. Siyempre, diversyon naman pagkatapos ng trabaho, hindi ba? Oh, minum tayo. Uy! Ha? Mukhang malalim ang iniisip mo ha, bakit ba? Kakasuya yan eh. Laging nagbisita. Nasaan si Bonita? Ah! Oh, Bonita! 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 Si Bear! Ah! Nasa hamak yata. Bonita. Anong ginagawa mo rito? Ikaw! Anong kailangan mo? Ginagawa mo na sa akin si Nora. Ngayon pati si Bonita ay agawin pa rin. Wala kang pakialam. Baka ang kala mo, hindi ko nalalaman may kinang humalingan kang iba. Pwes, manos na tayo. Nandiyan na po si Saldo, inaantay kayo. Senyorita, matanong ko nga kayo, huwag kayo magagalit. Ipagpapatuloy pa ba ninyo ang paglilihim tungkol kay Saldo? At nasabi ko ng lahat sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa kanya.
At alam na ninyo ang kasasapitan kung kayo papayag pampakasal sa kanya. Iniibig ko siya, Atchay. Kaya gusto mo siyang bigyan ng pagkakataong makapag-ikanti. Pero paano magiging katayuan mo? Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga pinagtapat mo. Ngayon ko lamang nalaman ang kahulugan ng pag-ibig. Pinakaibig ko siya. At ako'y nahandang tumanggap ng anumang kasawian, paligaya ko lamang siya. Wala akong tanging kinatatakutan, kundi ang pagtalikod at paglimot niyang gagawin. Ikaw ang iniibig ni Saldo at hindi ako. Kasinungalingan.
ikaw na ang bahala sa katotohanan ang iiwan ko sa'yo. Ang tanging pakiusap ko eh. Mahalin mo sana siya. Ako'y alam na sa kanya sapagkat ang tanging maihahandog kong karangalan sa kanya eh. Inagaw na ni Bert Verona. Kung ang sinapit ko'y nangyari sa'yo, pakasal ka pa kaya sa lalaking pinakaibig mo samantalang nalalaman mong may dungis na ang iyong kalinan. Sofia. Kung dumating ang araw at ako'y wala na, sakaling ako'y sumagi sa iyong alaala, ipagdasal mo na lamang ako. Sofia. Thank you.
na ako maalag yung state side mo naman. Alam! Alam! Tingnan na ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Kasi natagpuan din kita. Matagal ko nang hinihintay pagkakataon to. Ayaw ko madungisan ang mga kamay ni Saldo, kaya ako na ang uutas sa'yo. Kung yun ang gusto mo. Ngamat, ang tao na ayos mong pagigantihan. Ay, Nora, ang ibig ko'y... Nalalaman kung kailan man ay hindi mo ako pinabukulan ng iyong pag-ibig. Ang lahat na nangyari, bahagi lamang ng iyong pagigantihan sa pagkamatay ng iyong ina. Ngunit, mahal kong aking ama, pagpapatawad sa akin. Ibig kita na lang.
kami ng Senyorita Nora. Bakit ba? Ewan ko. Gusto lang kayo makausap. Kasama ko na itong mga kasama ko doon. Sige, pasok na sila. Tayo na kayo! Kaibigan, sapagkat nung pamangunay, talagang hindi niyo ako kaaway. Patawarin niyo ang aking ama sa kanyang pagkakamali. Bago siya namatay, pinagbiling kayong lahat sa akin. Nais niyang ituwid ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na. Narito ako ngayon upang ipagkalob sa niya ang kanyang huling kahilingan. Ang mga lupa yung kinasasakupan ng inyong mga bahay ay inyo ng lahat. Sapagkat mula ngayon, kaisa na rin ako sa inyo. At hindi lamang yan, mga kaibigan. Kayong lahat ay aming inangyayahan ni Saldo sa aming kasama. Hindi ba, Itay? Ba, mabuhay ang aking manuka. Mabuhay si Saldo, anak. Kapalaran ng isang tao ay nasa makitid na landas ng buhay. Ang kanyang lakas at kahinaan ay nababatay sa uri ng lupang kanyang pinanggalingan. Kung sa dakong ito ng lupa ay sadyang maramot ang kaligayahan, ang pag-asa at ang kaluwalhatian ay maaaring naghihintay sa ibang dako ng daigdig na may lungti at mayamang lupa.